Hello! Good morning! Welcome po dito sa ating channel. Sa umaga pong ito ating pag-uusapan yung isang pangyayari sa bansang Switzerland nitong nakaraang taon. At ito po ay napakahalaga at masasabi nating napakalaking pagkatalo para sa reliyon ng mga saksi ni Jehovah. At ito po ay may kaugnayan doon sa isinampang kaso ng mga saksi ni Jehovah sa Switzerland doon sa isang psychologist na eksperto sa mga kulto na ang kanyang pangalan ay si Doktora Phil Regina Espes. Pasensya na po, hindi ko tiyak kung gano'n ang tamang bigkas sa kanyang apelyedo. Ano po? Pero pwede nyo pong i-google yan, ang kanyang pangalan. Doktora Phil Regina Espes, S-P-I-E-S-S, yun po yung spelling ko dito. At ito po kasing cult expert na to ay nagpa-interview, sa isang interview ay tinuligsa niya yung mga pangit na bagay na nangyayari dyan sa loob ng reliyon ng mga saksi ni Jehovah, mga paksa po na kagaya ng mga paksang tinatalakay o natalakay ko na dun sa aking nakaraang video. Kung sabihin yun ay isang kritisismo. At ito pong samahan ng mga saksi ni Jehovah dyan sa bansang Switzerland ay nagsampa ng kasong libelo. Libel case. Laban dun sa psychologist author na ito na si Dr. Regina Espes. Ano po? Ibig pong sabihin, doon sa kanilang isinampang kaso, ay pinararatangan nila yung cult expert na ito, doktorang ito na isang psychologist, na siya ay naninira lamang sa mga saksi na yung haba. Yun ay mapanira. Pero ang nangyari po, napatunayan nung pong July 2019 ay lumabas at bumaba ang desisyon ng korte tungkol sa kasong yan. At inabsuelto po ng hukuman sa Zurich, Switzerland, si Doktora Espes doon sa kanyang mga komento tungkol sa mga saksi ni Jehovah. Ang mga bagay po kasi na tinalakay niya doon sa kanyang mga pamamahayag ay yung pagiging masama na epekto ng gawaing ginagawang pagtitiwalag at pagtatakwil ng mga saksi ni Jehovah. At sinabi niya na yun ay masama, hindi lamang dun sa mga adultong membro, kundi lalong-lalo nang matindi ang impact o epekto nito doon sa mga kabataan o mga minor sa loob ng organisasyon kapag sila ay natitiwalag o yung kanilang mga kamag-anak ay natitiwalag at sila ngayon ay nakadarama noong pagtatakwil, yung pangit na pakiramdam sa pagtatakwil. Yun po ay masama sa kanilang mental na kalusugan, na psychological, meron pong psychological na epekto sa mga kabataan. At ganun din po, tinalakay niya na nakamamatay yung doktrina ng mga saksi ni Jehovah doon sa pagbabawal sa pagsasali ng dugo. At ganun din, sinabi niya na doon sa kanyang mga pamamahayag na talagang napapaburan nung patakaran o policy ng mga saksi ni Jehovah, ng pamunuan ng mga saksi ni Jehovah na two witness rule o yung pagkakaroon ng dalawang testigo doon sa mga kaso ng mga sexual na pag-abuso sa mga bata sa loob ng kanilang organisasyon. Yun po yung pangunahing tatlong issue na kung saan sinabi ng mga saksi ni Jehovah na siya ay naninira lamang at yun nga sinampan siya ng kasong libelo. Pero yun nga po, gaya nang nasabi ko, natalo ang mga saksi ni Jehovah sa legal na usapin ito. At inabsuelto ng hukuman itong doktora na to, itong psychologist and cult expert na si Doktora Regina Espes dyan sa Zurich, Switzerland. So, kaya ko po ibinangon ang paksang ito tungkol sa pagkatalo ng mga saksi na ako ba dyan sa Switzerland tungkol dito sa kaso na ito ni sinampan nila kay Doktora Regina Espes. Ay sapagkat ito po yung kauna-unahang pagkakataon na nagsampa ang Watchtower
o ang reliyon ng mga saksi ni Jehovah ng kasong libelo doon sa mga tao o mga organisasyon na pumupuna at bumabatikos sa kanila. Sa nakaraang mga panahon po, may mga isinampa ng kaso, yung Watchtower, yung mga saksi ni Jehovah, doon sa kanilang mga critics, kanilang mga kritiko, pero hindi po libelo. Kadalasan po, yung kanilang isinasampang kaso ay yung tinatawag na copyrights, o plagiarism, o copyrights claim. At yan po yung kanilang karaniwang isinasampa. Pero po dito sa kaso ni Dr. Espes, dyan sa Zurich, Switzerland, yung po ay libelo. Pero sa kasama ang palad para sa Watchtower o sa mga saksi ni Jehovah, sila po ay natalo. Ngayon, bakit po natin pinag-uusapan ng bagay na ito? Dahil lang po sa dalawang mahalagang bagay na nais kong idiin sa pangyayaring ito. Ang una po, ang unang bagay na nakita natin dito sa pagkatalong ito ng Watchtower sa isinampa nilang libelo dito sa isang kritiko nila, ay malinaw na nagsasabi sa ating lahat na yung mga sinasabi namin, kami na mga kritiko ng Watchtower o ng religion ng mga saksi ni Jehovah tungkol doon sa kanilang mga maling patakaran, mga mali nilang doktrina na talagang tunay na nakasasama, masama ang epekto sa tao, sa mga tao, lalong-lalo na doon sa kanilang mga miyembro na sunod-sunuran lamang sa kanila. Napatunayan po na yon noon na talagang totoo yung aming mga sinasabi, na nakasasama yun at hindi nakabubuti. Iyan po yung mismong dahilan kung bakit ginagawa ko itong mga bidyong ito, upang tulungan yung mga tao dyan sa mga saksi ni Jehovah na sanay makapanood, na maintindihan nila na maling-mali at hindi mula sa Diyos yung tinuturo at ipinasusunod sa kanila ng kanilang mga pinuno dyan sa saksi ni Jehovah. Nakasasama, nakamamatay. Pinatunayan po ng pangyayaring iyan, ng desisyong iyan ng hukuman, na sang-ayon ng hukumang iyon dyan sa Zurich, Switzerland, na talagang masama ang epekto sa mga tao nitong relihiyon o nitong mga doktrina at patakaran ng mga saksi ni Jehovah. Yan po ay isang vindication. Ibig sabihin, napatunayan sa kasong iyan na tama ang aming mga sinasabi. Hindi po iyon paninira lamang. Ito pong ng mga nakaraan, kung isa kang saksi ni Jehovah, siguradong napanood mo na si Robert Lucioni, isang helper ng governing body, at nagtatalak na naman siya doon sa broadcasting tungkol doon sa mga sinasabi nilang apostata na masasama at mga sinungaling daw na katulad ko o katulad ng iba pang mga XJW na bumabatikos sa kanila. Pero bagamang binanggit niya yung mga area na kung saan binabatikos namin sila, hanggang sa panahong ito ay hindi naglalabas ng mga artikulo sa kanilang bantayan o mga pahayag sa broadcasting ng punto por puntong pagtalakay ang organisasyon ng mga saksi ni Jehovah upang pabulaanan o salungutin yung mga punto na tinatalakay namin ng mga katulad kong XJW na critic sa Watchtower o sa mga saksi para patunayan kami ay mali. Bakit hindi po nila nagagawa yan? Kasi alam po nila sa sarili nila, yung mga pinuno ng mga saksi ni Jehovah, na sila ang nagsisinungaling at hindi kami na mga kritiko nila. Kasi kung kami ang sinulungaling, matagal na nilang tinalakay ng punto por punto yung mga usapin na aming tinatalakay sa aming mga video. So, ang ginawa namang, na lamang po nila, dahil hindi nila kayang gawin yan na salubungin kami ng punto por punto, tumakbo sila ngayon sa hukuman. Ngunit, sa kamalasan nila, sila ay natalo dyan sa hukumang iyan, dyan sa Zurich, Switzerland. Ang isa pa pong punto na nais nating talakayin ay yung makakasulatan. Ibig pong sabihin ay batay sa Bibliang bagay na nais kong itawag pansin. Ito po yung pangalawa na punto na nais kong itawag pansin. Pinatutunayan po niyan ng ginawang iyan ng Watchtower dyan sa Switzerland na ang Watchtower o yung reliyon ng mga saksi ni Jehovah ay hindi mga tunay na tagasunod ni Jesucristo. Hindi po sila mga tunay na Kristiyano.
Bakit po natin nasabi yan? Ngayon, ito po yun. Yung mga pinuno ng mga saksi ni Jehovah at yung ilan sa kanilang mga membro, ipinuturing kami ng mga kritiko ng Watchtower ng kanilang reliyon na mga kaaway. Paano po ba dapat mag-react yung isang tunay na Kristiyano doon sa kanilang mga kaaway? Bueno, inyo pong basahin mga mahal na tagapanood yung nasa Mateo, Kabanata 5, mga talatang 45 hanggang 48. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus doon? Sinabi niya po roon na kung mayroong maaway sa kanila, ano ang dapat nilang gawin? Pagpalain nila, patuloy nilang mahalin. Ano po yung sinasabi roon? Pagpalain, patuloy na mahalin, ipanalangin, pakitunguhan ng mabuti. At yan po ay alam na alam ng isang apostol ni Hesukristo na si Apostol Pablo. Kaya po dun sa unang Korinto, Kabanata 4, mga talatang 12 hanggang 13, yan po, sa Biblia mismo ng mga saksi ni Jehovah, basahin nyo po, dyan sa New World Translation na kanilang salin, sariling salin. Sinasabi po doon na kapag ang isang Kristiyano, ang mga Kristiyano, ay pinag-uusig na dapat nilang idemanda yung kanilang mga taga-usig. Ay, hindi po, hindi ko ganun na nakalagay. Idemanda sa korte. Ang nakalagay po doon, kung inyong babasahin, ay dapat nilang pagpalain. At doon sa talatang 13, sabi roon ay sasagot sila ng mahinahon. Ang ibig pong sabihin nun, magpapaliwanag sila ng punto por punto kung bakit ganun yung kanilang paninindigan sa kabila ng pagtutol, pangungutya, kung talaga mang paninira lang, para lalong mabigyan ng linaw yung mga tao na nakahilig ang kanilang puso at kaisipan sa katuwiran at katotohanan na maniwala na sila nga yung tunay na versyon ng Kristyanismo. Pero ano po ang ginawa ng Watchtower o ng mga saksi ni Jehovah? Bagaman yan ang malinaw na itinuturo ng Biblia para sa mga Kristiyano, sila ay dedepensa lamang sa mga hukuman, sabi ni Jesus, at ng mga alagad o ng mga apostol. Pero ang ginawa nila, sila mismo ang nagdala sa kanilang kritiko doon sa hukuman. Sila na ngayon yung lumilitaw na taga-usig. Ang gusto nila, salit na pagpalain, ipanalangin, mahalin at mga tuwiran doon sa kanilang kritiko, ang gusto nila ay makulong at magbayad yung kanilang mga kritiko. Kaya malinaw po na ang pagpunta ng Watchtower o ng mga saksi ni Jehovah sa hukuman para gantihan yung kanilang mga kritiko sa ganyang paraan ay hindi masasabi natin na pamamaraang Kristiyano. It is not the Christian way of reacting to the criticism. Hindi po yan ang tamang paraan o makakristyanong paraan ng pagtugon doon sa kritisismo na ginagawa ng mga ex-GW na katulad ko. Ang dapat nilang gawin, sundin sana nila yung sinasabi ng ating Panginoon. Pero bakit hindi po nila ginagawa yan? Dahil pinatutunayan yan na ang mga saksi ni Jehovah ay hindi mga tunay na Kristiyano o tagasunod ni Jesucristo. Yan lamang po. At kung kayo po ay bago dito sa aking channel, pakisuyo na kayo ay mag-subscribe at i-share nyo po yung aking mga video at yung mga video ng iba pang mga ex-GW activists sa YouTube para lalo pong maraming tao ang makaalam na ang pagsama sa reliyon ng mga saksi ni Jehovah ay hindi makabubuti sa inyo at maglalagay sa inyong buhay sa panganib at malaking pagkalugi. Isa pong magandang umaga. At maraming salamat sa inyo lahat.